ang inyong likod si Motofit. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button below. At andito nga tayo para iukarang ko kayo dito sa bagong Kawasaki C900 2020 at saka yung mga upgrade at accessories na nailagay sa motor na ito. Kaya let's go! Yun mga kabiyay, kaya kape muna tayo bago tayo mag-walk through at mag-test drive ng Kawasaki Z900. Kaya dyan lang kayo mga kabiyay, kasama ko si KFR, Tagaylocos. Ciao! Kawasaki C900 specification with a dimension of overall length of 2070mm, overall width of 825mm, and overall height at 1080mm. Seat height at 820mm and tank capacity of 17 liters. Performance of the C900 at maximum power of 92.2 kilowatt at 9,500 RPM at maximum torque of 98.6 kilowatts. The new Kawasaki C900 with an engine of DOHC 16-valve engine inline 4 with Euro 5. So the suspension from front suspension at 41mm USD. Forks with rebound damping and spring preload adjustability. The rear shock has the same level of adjustment. With the brakes up front is a 4-part caliper and 300mm with a 250mm disc and sliding caliper down at the rear. With the equipment, the new 2020 Kawasaki C900 has a 4 riding modes, road, rain, sport, and rider, with each offering a different power map and app settings. All the riding modes can be switched from the left-hand switch cube, but I prefer the rider and road for maximum stability during fast and cornering. At mga kabiyay, i-demo ko lang sa inyo yung kanyang traction control. Mga kabiyay, dun sa kanyang LCD screen na 3.5, kung paano magpalit ng kanyang traction control. Dito, yan na pinipihit mga kabiyay. Pipihitin mo lang yan for 3 seconds at magpapalit yung kanyang, yan o, nakarod na yung traction control. Tapos, kung gusto mong pa rin, yan, naka-sport. At dito mo naman mga kabiyay, pag yung kanyang mga indication, yan, pindutin mo lang, range, average speed, 14 kilometers, yan, battery, 11.8 volts, at pwede mo rin siyang i-connecta mga kabiyay sa yung cellphone via Bluetooth mga kabiyay. Testing na lang natin mga kabiyay. Start. Kumakita niya. Yun mga kabiyay. Kaya tapos na yung walkthrough ko dito sa motor na ito. At ngayon ay ipapakita ko naman yung mga accessories at saka upgrade na nila na ilagay dito sa Kawasaki Z900 2020 mga kabiyay. At unang-una na dyan mga kabiyay ay itong engine guard mga kabiyay. Yan o, kabilaan yan mga kabiyay. Tapos ang pangalawa ay itong kanyang frame slider. At pangatlo ang kanyang lever clutch, dalawa yan mga kabiyay, yung brake at saka clutch lever. At yung pang-apat mga kabiyay, ito namang windscreen sa para sa C900 na sleek na sleek. At itong kanyang brake fluid guard mga kabiyay, red na rin siya. Dahil kulay red daw yung favorite color ni Kaefrain. At syempre, yan din yan pa rin mga kabiyay.
Yung kabila nung engine guard, mga kabiyahe, na nailagay kabilaan, at saka syempre yung belly pan, mga kabiyahe, kabilaan din. At hindi nawawala dyan, mga kabiyahe, yung upgrade na matindi, itong SC Project S1, mga kabiyahe. Yan o, hanggang dun na, mga kabiyahe. Slip on lang yan, mga kabiyahe. Siyempre, yung mga tornilyo niya, mga kabiyahe. Yan, pinalitan nun niya. Tapos yung cap. Yan. At itong kanyang tail tidy, mga kabiyahe. Yan, oh. Kita nyo yung tail tidy niya, mga kabiyahe. Na binili niya ng online, mga kabiyahe. At yung kanyang phone holder, mga kabiyahe, pag long rides. Yung mga yan. Kaya yan ang kabuuan ng kanyang upgrade sa kanyang motor. Na bagong bago. Na gwapong gwapo. Kasing gwapo ng may-ari, mga kabiyahe. Yun! Kaya stay tuned, mga kabiyahe. Let's go! Yun, mga kabiyahe. Tapos ko nang may walk around ko kayo dito sa Z900 Kawasaki. Kaya it's time to test drive natin ito sa daan, mga kabiyahe. Kaya let's go! Yun, mga kabiyahe, let's go! At test drive na natin itong Kawasaki Z900, mga kabiyahe. At ikot lang tayo, mga kabiyahe. Sarap ng kanyang huni, mga kabiyahe. Ngayon lang, mga kabiyahe, mabigat ito pag hindi pa siya pinapatakbo. Pero pag once na pinatakbo na, mga kabiyahe, ay magaan naman na siya. Yun, oh. At saka ramdam mo yung bilis niya, mga kabiyahe. Kung nasa 5,000, kung nasa 5,000 na RPM na siya, mga kabiyahe. At saka yung suspension niya, mga kabiyahe, maganda. Magaan siyang imaniubra, mga kabiyahe, sa mga twisties. Dahil naka-sport yung kanyang traction control, mga kabiyahe. At saka talagang nakapit yung pano, yung trino, mga kabiyahe. Oh, kita nyo. Talagang kapag yung sudden stop, mga kabiyahe, yung kanyang abs ay kumakagat. At itong sinay na din, mga kabiyahe, ito ay 95 horsepower, pero mayroon ding 125 horsepower, pero mas mahal nga lang yung, mga kabiyahe, nasa kulang-kulang 11,000 euros. Ito ay nasa 9,000 euros na higit, mga kabiyahe. Kita nyo yung tunog ng inline form, mga kabiyahe. Ramdam mo yung makina. At saka hindi siya nagbabibrik, mga kabiyahe, ha. Yung handling niya maganda. Pero ang hindi ko lang nagustuhan dito, mga kabiyahe, yung kanyang stock na gulong na yung kanyang stock na gulong na
Dunlop Super Sport. Dapat mapalitan ito ng Diablo 2 o kaya 3 para kapit na kapit siya sa mga twisties, mga kabiyay. Sarap, kabiyay! Ganda, oh! Kabiyay, talagang kung ititreno mo eh, kagrap yung kanyang treno na abs at saka ang gan niya kapag lilin mo. Oh, magaan siya sa mga twisties, mga kabiyay. Smooth yung kanyang suspension, mga kabiyay, ang ganda, hindi matagtag. At shoutout nga pala kay Efren ulit na nagpahiram dito sa kanyang Z900, mga kabiyay. At shoutout din sa taga Kamiling Tarlac, si Dante Balagso, mga kabiyahe. Shoutout ko siya. Yan yung playboy ng Kamiling Tarlac, mga kabiyahe. Shoutout sa iyo, kabiyahe Dante Balagso. Yan o, kita niyo. Ng kanyang makina, mga kabiyahe. Woo! Yung response ng kanyang makina, ang bilis. Dahil nga sa inline form, mga kabiyahe. Mo pa ng ganitong scenery na may mga banggingan, mga kabiyahe, ganda. Yun o. Kaya kung nagustuhan yung aking video, mga kabiyahe, please like, share and subscribe to my channel. Ciao. Sarap!